Senators Ramon Revilla Jr. and Coco Pimentel are hereby recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, bago po natin simulan ang interpellations, ay nais po nating batiin ng Happy 124th Civil Servants Month sa lahat ng kawani ng ating pamahalaan. And it is very timely to be tackling this measure today, lalo na at more than 20 years na po. Ito in the making, kaya medyo matagal-tagal na. And it is my honor to be interpellated by one of the legal experts of this chamber, Senator Coco Pimentel. This interpellation will be brief and friendly, Mr. President. Thank you, Mr. With President. The permission Thank of you, our sponsor. Ano pong pagkasabi natin, sponsor? Itong very simple bill po ito eh. I think very you're sorry. Amending... You're amending just one section of RA 8291, section 13-A. Diba? You were just amending it. That's how correct. How come this is 20 years in the making? Is it so controversial? Well, according to the CSC, medyo matagal-tagal nang sinusulong to dito sa atin. Pero hopefully, by this time, ay may papasena natin, Mr. President. Sa tingin ko, baka ang agam-agam, the reluctance or the worry would be on the possible effect on the fund, on the managed by the GSIS? Well, maybe the source of funds, but the way we look at it, Mr. President, very minimal lang po. No, una, kung atin pong titingnan yung mga bansa na miyembro ng ASEAN, tayo po sa Pilipinas ang may pinakamatandang mandatory age of retirement. Makukumpara natin na majority sa ASEAN member nations, ang range ng mandatory age of retirement ay between 50 to 60 years old. Miski nga po sa ating optional retirement age. The Philippines also has the oldest optional retirement age at 60 years old. Government workers in other ASEAN countries can retire early at 40 to 55 years old or after 4 to 10 years of service. At pangalawa, Mr. President, dito sa atin, ang average life expectancy ng kababaihan ay nasa 76 years old, habang yung mga kalalakihan ay nasa 67 years old lamang. At base po sa ating computation, sa tulong na rin ng CSC, if we subtract the life expectancy of a Filipino with the current optional age of retirement in the country, Filipino males will have around 7 years after retirement, while women possibly enjoy around 16 years. Napakaikling panahon na lamang po ito para matamasa nilang kanilang retirement. If we lower the optional retirement age, we are giving retired government employees at least 11 years for males and 20 years for females, which we believe to be the reasonable amount of time for government employees who have dedicated the prime years of their lives in service for their nation to spend meaningful years in retirement. We are giving them the gift of time, Mr. President, na sa tingin ng inyong lingkod ay napakalaking regalo para sa kanilang mga kawani ng gobyerno na nagbigay serbisyo sa ating bayan. Pangatlo po, Ginoong Pangulo, kung titingnan po natin ng may kaparehas na sistema na ipinatutupad ang AFP, kung saan 56 years old naman ang mandatory retirement age nila. In short, hindi po ito bago. May we reiterate, the current proposal is only as to the optional retirement age. We would like to highlight that if government employees would be allowed
to retire at 56, they still have to meet the 15 years of service requirements. Wala pong mababago sa ibang mga requirements na kailangan nilang tuparin bago nila matamasa yung retirement benefits. Hindi rin naman po natin ginagalaw yung mandatory retirement age. Correct. Salamat po. Yung mandatory retirement age ay nakikita sa anong section ng batas? Section 13A. No? 13A would be, ito yung ating inaamyandahan eh. That's pero, di ba, we are very clear and very sure that this is about optional retirement optional. Age. Yes, yung mandatory po sa nahanap, yung 65 years old na mandatory. Subsection, no, mandatory. Ang mandatory. Hindi, ano section? Actually, Mr. President, kaya ako ito tinanong just to really make sure na we really talk about optional. Na? I mean, exactly, Mr. President. Hindi po mandatory. Hindi po correct, natin gagalawin yung mandatory age. Ang ating panukalang batas, we are amending section 13-A. Ang sinasabi natin, this is the section which governs the optional retirement age. That's correct. So may I know what section in the same law or maybe in another law provides for the mandatory retirement age for government workers? Section 13B, B. Mr. President. 2B. Sige po. Thank you. Thank you for that, Mr. President. So, actually, hindi nga ito dapat maging controversial eh, kasi optional eh. Exactly. Diba, there is no... It will not be taken against the government worker if he or she does not retire after the 56 to 57th birthday. Tama, that's diba? Correct. Okay, so that we're means, just giving them an option, Mr. Yes, President. I know. So that means the mere fact na tumagal-tagal po ito, the worry or concern is not in the idea or in the proposal na ibaba si optional age, but on the possible effect nga on the viability of the fund, of the GSIS fund or managed funds. So, sa tagal na ng panahon, 20 years na po ito sabihin na proposal, meron ba mga studies na magsasabi anong epekto nito? Paano kung magustuhan ba? Kunyari magustuhan ng mga libo-libong government workers at i-avail nga nila. Ano po ang epekto nito sa fund? Well, Mr. President, unang-una, GSIS po, no? I will answer your first question muna. Sa kanila po mismo nang galing, no? Na hindi nila ito ikamamatay. Kung atin pong, the numbers would show that if we lower the optional retirement age to 56, there will be an additional more or less 160,000 active members eligible to retire all at once and be entitled to old age monthly pension. Yan po yung edad na 56 to 59 years old na may at least 15 years or more na total length of service. Mukha pong madami, but the truth is, even as the law now stands, not even half of those eligible avail of this option, Mr. President. Even at the height of the pandemic, noong panahon ng COVID, data would show that only 2 to 3% of those who are eligible avail of these options. So 2 to 3%? 2 to 3% lamang po nung panahon na to ng nung pandemic. Pero sabihin na natin Mr. President, about 100,000 plus, 160,000 plus na ang retirable na mag-avail ng option once passed into law. Ang estimated cost lang po niyan ay nasa 4.859 billion pesos. Kung 50% lang naman po ang mag-avail, for example, nasa 2.472 billion pesos lang po yan. Ang monthly premium collection ng GSIS ay nasa 16 billion pesos po, ginoong Pangulo. Buwan-buwan. No? Buwan-buwan din po pinapasok ng members yan sa GSIS. Ay, hindi pa po kasama dyan
yung 11.493 billion pesos na kinolekta ng DBM sa mga miyembro na forfeited na o prescribed na. Kasama na po dyan yung mga dapat sanang natanggap ng mga miyembro pero namatay na bago pa man makuha yung pensyon. At idadagdag pa natin dyan, Ginoong Pangulo, yung 10 billion pesos na subject ng audit the disallowance. Maliit na maliit po ito kumpara sa monthly budget ng GSIS for admin cost na nasa 7 to 8 billion pesos. Kung tutusin, kung nasa 5% lang ang mag-avail ng option, which is a liberal estimate, if we are basing matters on current numbers, nasa 24.298 million pesos lang po, buwan-buwan po yan. Yun po yung 5% kung tataas pa natin yun. Ano? So, hindi po ganung kalaki, Ginoong Pangulo. Yung sinagot po sa atin ng sponsor, Mr. President, ano po ba yan? Compilation ng mga studies or in one study? Para po makahingi tayo ng kopya, mapag-aralan din po natin. If I may, with the data po ito ng gathered by the GSIS. With the indulgence of the minority leader, may I ask the sponsor if they conducted an actuarial study with regard to this bill? We have asked the GSIS, but they have not submitted since 2019, Mr. President. Did you invite the representatives of GSIS in the committee hearing? Yes. Pero inaral na po ito ng CSC. Are they supportive of this bill? Yes, they're very supportive. That's why nandito po sila, Ginoong Pangulo. GSIS? No, the CSC. So what about the... Ang GSIS, sinabi nila na sa hearing na hindi nila ito ikamamatay. Diba? Kaya ba nila bayaran ito? Kaya, sobra-sobra nga, Mr. President, ang kanilang pondo. 16 billion po, buwan-buwan, ang collection nila. So they support this bill, the GSIS? I'm talking about the GSIS. Well, pwedeng yes or no. Because, pero, at the end of the day, Mr. President, isipin natin dito yung mga tao. Let's give them an option to retire early. Yun ang ano, it's just an optional. Kung ayaw nilang magretiro, hindi po to mandatory. Ang kailangan dito yung mga katulad ng mga kasamahan na lang natin dito sa Senado. Na meron po akong example mismo sa bakura natin dito sa Senado. Hindi na po natin papangalanan pa. Imbis na makuha niya sana yung buo niyang pension, kalahati lang ang nakuha niya at hindi pa based on optional retirement computation dahil hindi pa siya umaabot ng 60 years old. Kaya sa disability pension computation pumasok, no? Kalahati lang po ang makukuha nila sa dekada nilang pinaghirapan na i-contribute sa GSIS. Madami dito sa ating mga kasama sa Senado ang napipilitan pang pumasok kahit may mga sakit na, mga na-stroke, may lumpo, puto lang paa, parehas na paa. Sa totoo lang, gusto na sana nilang mag-retire. Kaya lang, hindi pa sila umaabot ng 60 years old. Ang tanong nila, paano naman sila? Siguro naman, Ginoong Pangulo, ay pwede na nating... I-ano sa kanila ito, ibigay na suporta dahil hindi naman po ito mandatory. No? The impact is very minimal, Mr. President. My only worry, Mr. Sponsor, is that if this bill will be enacted into law, it might shorten the fund life of the GSIS at baka naman umalma yung ating mga active members ng GSIS. Yun lang naman ang aking worry. But if you say that the representatives of GSIS are
supportive of this bill, what, I cannot argue with them. No. The sponsor never claimed that GSIS supports the bill. Sinabi lang ng GSIS, hindi nila ito ikamamatay. Hindi nila ikamamatay. Hindi nila? Ikamamatay. Ikamamatay. All right. But because... Yung mag-retire lang po, Mr. President, ang makakapag-avail lang naman ito kapag ka ikaw yung umabot na 15 years in service. No, hindi naman, I don't think naman mga empleyado natin dito ay magre-retiro na kung meron silang optional retirement that fast, kung talagang kaya pa nilang magtrabaho, hindi magre-retire yan. Ang binibigyan natin ng chance na mag-retire. Kaya that's why we're giving them an option. Siguro po, napakaliit na porsyento niyan. Katulad nga yung pandemic, 2 to 3% lamang ang nag-avail. Eh baka ngayon, baka po pwedeng 1%, 2%. But at least they have an optional retirement. Mr. Does the sponsor have a copy of the latest financial statement or balance sheet of the GSIS? We can request, Mr. President. We will furnish. Can all of us be provided? All yes, all Mr. senators, kasi yan naman ang concern natin. We'll take note of that, Mr. President. And ang gusto ko lang din, Mr. President, ma-convince is yung trustworthiness ng mga studies or figures mentioned by our sponsor na 160,000 active members can retire at once if this bill becomes law kung 56 years old. And then, kahit mag-avail sila ng, what would their benefits be? Kanyari, a member at 56 now retires. Ano bang ano yan? Lump sum? Plus? May monthly ba? Lump sum. Of 18 months. Or they can? Or 5 years. Lump sum. Ayan. Ulit. Only one? The retirement benefit is just a lump sum? Just give me, you know. Wala bang, di ba lump sum and then may period na nothing and then a period starts na may monthly na? O di ba gano'n ng GSIS, ano? Because you give it a complete pension. Ipasok mo ang bata. Oo, maganda rin ba yun? Gusto na natin. Asan? Ang point ng staff ko. Okay. 5 year lump sum pension after or 18 months and pension immediately upon retirement, Mr. President. So ang retirement benefit na pinag-uusapan natin even sa normal, di ba? Even sa normal, yes. Even sa mandatory or even sa optional, the current optional, kahit sa new age ito. That's right. The retirement, the general categories of retirement benefits would be when you retire, an immediate lump sum payment. Ama, yun ba yan? Of five years. So, okay nga, lump sum, ang formula is latest salary times 5 years? 3 years. Alam ko, alam ko. Lump sum equivalent to 60 months or 5 years of old age basic monthly pension payable at the time of retirement and payable for life after 5 year guarantee period. Mr. President. Yun yung first option yan. Ang second option, cash payment or an old age pension. Cash payment equivalent to 18 months of BMP payable upon retirement and immediate BMP payable for life from the date of retirement. May also avail of choice of loan amortization schedule for pensioners where their outstanding loan balances will be restructured as a loan with 10% interest per annum payable over a maximum of 3 years, Mr. President.
I'm sure nasa website naman yan. Nasa website yes, po. Yes, we will just down. Okay. So yun, and then kung ganun yung tatlong possible combinations ng benefits, ang sinasabi po nating sponsor, kahit yung estimated nila 160,000 active government workers, members of the GSIS, who are 56 or more, but less than 65 yet, less than 65, even if they all want to enjoy early retirement. The 160,000? Yes, all of them. Ang sinasabi, ang ginagarantiya po sa atin ng ating sponsor, ni hindi mayayanig ang GSIS fund. Hindi nila, mararamdaman ba nila yung epekto o hindi? Kasi yun yung mga benefits, ha? Mga lump sum po na 5 years po yun. So, yun po ang aking impression. And then, ang tanong ko lang, how trustworthy is the study? Is that computation? So, can we be given a copy so that we can also assess the trustworthiness or reliability of the study or projection, Mr. President? Yes, Mr. President, we will give you a copy. Scenario, lowering optional retirement. If 100% of the qualified civil servants would avail of the option, around 160,000 active members, no po? Around 4.572 billion pesos. Around 30%. Yun po. Yung 160,000 is around 30%. But napakalab. Hindi mo po siguro. 30% off? 30% ng total. Off? Of the monthly contribution sa GSIS, Mr. President. Yes, o nga. Tama, kasi 16 billion yung sabi ninyo. So, that's correct. Yung 160,000 nga, kung magre-retire, one-time expenditure lang ba yan sa, from the point of view of the GSIS? Or meron din siyang future financial burden because of the retirement of those 160,000 workers? This is a monthly pension daw po, Mr. President. Kaya nga. So, ang immediate impact, 4.6 billion pesos. Okay, immediate impact. Almost 4.6, yes. Future, ano ba ang tawag mo dyan? Future financial impact would be, after how many years, meron no, yung 160,000, meron pa? Yun na po yun. Depende yun sa option nila. Kung... Oo nga, kaya immediately 4.6 billion, immediately, or every year na yun. Monthly daw po. A monthly? Monthly pa na. 4.6 billion monthly. Hindi, ang effect nito. May I have a 1 minute yes. suspension, Mr. President, just to make sure. May tayo magkamali sa data. Suspended. Consideration of Senate Bill number 2444, the lowering the age retirement bill, Mr. President. Is there an objection? There being none, a motion is approved. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye.